what's up mga amiga? Welcome back to my channel. So, sa mga bago lang dyan, don't forget to subscribe to Daily Avad. And, i-follow nyo ako sa aking Instagram and Twitter at AbadJulie88. And on my Facebook page, it's Jaylee Abad. Alam ko guys, yung iba dyan, alam na yung Unclothed Beginner Set Brush. Pero, huli man din ay, why not, i-review ko sa aking para sa aking sarili. I don't know kung anong magiging resulta sa aking face. So, let's start. So, ito yung itsura ni Beginner Set Brush ni Miss Unclothed. At meron siyang black pouch na nakasulat is Blend Now, Aura Later. So, nakikita niyo ba? I-blend-blend daw muna. Tapos, after is mag-aura na. So, diba? And, naglalaman siya ng 10 brush. Yan, may 10 brushes. So, ang cute-cute ng ano niya. Meron pa siyang tag na ganito. So, thank you, Miss Unclothed. Ayan, nakikita niyo. Ang cute-cute ng kanyang tag dyan. Mapala guys, this is worth 500 pesos. So, pinurchase ko siya dun sa mismong Shopee account ni Miss Unclothed. Buksan na natin, ito yung kanyang laman. So, guys, bago ko siya ipinakita sa inyo or bago ko siya i-review, ito pong mga brush na to is wala na siya sa plastic. Bago ko ipakita sa inyo, ilalagay ko dito sa screen yung itsura ng mga brushes nung may plastic pa. So, hindi ko pa siya na-wash. So, fresh from the packaging. So, ito na ngayon yung brush. Pinush ko na siya. And, actually guys, ito yung sinabi ni Miss Unclothed na better to wash muna before i-use yung kanyang mga brushes. Kasi ang ganda guys. Ang ganda ng naging outcome nung binush ko yung mga brushes. So, I'm so happy kasi this is my first time na magkakaroon ng brush talaga na complete set na matatawag as a beginner. Okay? Beginner set brush. So, ito po siya. Ayan yung mga brushes. Ayan. So, nandito siya sa pouch. And, this pouch consists of 10 brushes. So, sa mga din nakakaalam dyan, si Miss Unclothed is also an RN. So, katulad ko. So, nurse siya. Kaya, the napili niya is white. So, meron siyang mga names na naka-engrave dito sa handle. Ayan. Unclothed. We will see kung gaano kaganda yung kanyang brush. Gamitin natin isa-isa. So, let's start with foundation muna tayo. But before anything else, let's put a primer. Huwag na huwag yung kakalimutan guys ang primer kasi it protects our skin from the makeup that we will put or that we put on our face. So, protection sa skin po ang primer. So, I will use Mark primer ng Avon sa aking face kasi ayokong ma-damage ang face ko ng mga makeup. So, guys, ano bang mga ganap niyo ngayong summer? Actually, ako ayokong mag-swimming kasi sobra iba na guys yung init ngayon. Mga amiga dyan, alam natin na iba dyan, ano sila, nag-iingat sila dun sa skin nila. So, ayaw nilang ma-damage sa sunlight. So, ayoko ng too much exposure sa sunlight po. So, hanggat maaari, hindi ako lumalabas ng bahay kapag nag-start na yung init from 8 a.m. up to 4 p.m. hindi ako lumalabas. So, maliban na lang kung may lakad na emergency yan. So, no choice na ako kung di lumabas, di ba? Yan. So, nakapag-put na ako ng primer and then we will use the foundation. So, I'm so excited kung ano bang magiging result or itsura nung foundation ko using the Unclothed brush. So, mag-start tayo dun sa kanyang kabuki brush na yan, kabuki brush. So, angled kabuki brush. We'll use the Maybelline 24 Hour Stay Liquid Foundation in the shade of Classic Ivory, number 120. Nakikita niyo yung kanyang pagka-soft. Super ganda guys. Super ganda nung pagka-soft ng kanyang mga hair. Tingnan natin kung e-effect ba sa atin ang pinaglalaban yung Miss Unclothed na kanyang mga brush. Yan, nag-start na tayo. Tingnan natin kung maganda yung pag-absorb ng brush ni Miss Unclothed. Actually guys, maganda naman yung pag-spread ng liquid foundation. Yung pag-absorb ng brush niya is even. Nakikita nyo ba guys? Pantay yung pag-distribute nung pinaka-liquid foundation or kumapit siya dun sa brush. Kasi alam naman natin yung ibang mga brand ng mga brush.
na ano niyo ba 'yun? Nararamdaman niyo ba na parang pag inapply niyo na dun sa skin niyo, parang tusok-tusok na hair na antigas-tigas. Kahit i-wash mo, lalo siyang tumitigas. So I don't know why kung ba't ganun yung ibang brand na mga brush. This is my first time na gagamit ng sobrang lambot na brush. Ang ganda niya guys sa pag-apply ng liquid foundation. Hindi siya nagiging kalat-kalat yung napapansin nyo. Super kapit na kapit yung kanyang foundation sa skin. Worth it. Worth it yung 500. I must say na you should try this brush. Super ganda ng pag-apply. Ang ganda-ganda talaga. First time ko lang. Mga amiga, try nyo tong brush na to. Masarap sa mukha. Ayoko nang tumigil ng foundation. Pero guys, may napansin lang ako. Bakit may maliit na tutsang nandyan? May maliit na lagas. Ayan. I don't know why. Siguro dahil nasa sobrang soft niya. So next, let's move on now to liquid concealer. So concealer naman ang try natin. Meron siya ditong concealer brush. Si Miss Anne Clutz. Ang concealer brush niya, guys, ang laki. Nung isa video, parang ang liit-liit. Pero dito, ang laki. Sa personal, parang ang laki. Makikita niyo ba na sa face ko? Ang laki. Pagang todo conceal talaga yun. Let's try. So, I will conceal dito. So, ito yung concealer brush ni Miss Anne Clutz. Makikita nyo ba? Ang laki. Pak, panalo. Tingnan natin kung maganda ba yung pag-apply niya. Or pag-distribute ng concealer. Kung same din ba siya ni Kabuki Brush. I don't like this. Malambot siya pero hindi niya nadidistribute ng okay yung aking concealer. Why? May mga spot. Nakikita nyo ba guys? Ayan o, hindi siya buo. May mga spot na area na hindi na conceal. So, ginamit ko na lang yung beauty blender ko para ma-distribute even yung aking concealer. So let's now move on dun sa kanyang pang-kilay. Medyo malapad siya, pero yung kapal niya, yung thickness niya, I think mas okay siya sa mga beginner. Para matatansya nila kung saan nila i-apply yung kanilang eyebrow. So I will use Ever Belena, yung favorite ko na kit na powder. So let's try with this one. Tingnan natin kung may effect ba sa akin. Wow, ang galing. Kapit na kapit talaga yung eyebrow makeup dun sa brush. Unlike dun sa brush nitong Ever Belena ko. Ano siya, maliit kasi. Pero, hindi kumakapit agad yung kanyang product. Maliit, manipis. Pero hindi kumakapit agad. Ito, ang bilis. Para siyang may natural wax, yung kanyang applicator. So, ang bilis i-apply ng aking eyebrow makeup. Guys, ito yung laging yung tatandaan sa pag-apply ng eyebrow. Mag-start kayo dito sa ilalim para ma-shape nyo yung inyong kilay. This one, Spoolie sa Maybelline. Yun, favorite na favorite. Para ma-distribute lang yung product at saka walang hard edges dyan. More on natural look lang ng aking eyebrows. So, let's now move on to eyeshadow. Ang favorite, pinaka-favorite kong part sa pag-makeup is yung eyeshadow. Kasi yun yung part na nagbibigyan na ng kulay ang iyong face. So, I will use, meron siyang 3 cute na mga blending brush na ginagamit niya sa eyes. So, meron dito na blending brush na fluffy. Ang laki niya, guys. Nung kay Miss Anne, parang ang liit lang niya na payat. Pero, in person, ang laki. Tingnan niyo, guys, yung laki ng, yung height ng kanyang brush. Ang laki. Lagpas pa doon sa aking eyes. Yan, so,
papansin niyo yung eyes ko, yung lid niya malapit siya sa eyebrow. So, we'll see kung maganda ba yung effect nito as medyo chinitang eye. So, let's try. And then, yung isa pa niyang sa eyes, yung panglagay niya dun sa dulo. Yan, yung kung nilagay lang yung dark shade dito sa dulo ng outer corner ng eyes. So, yun yung kanyang pang eyes. And then, yung smudger niya. Meron siya dito yung smudger. Guys, same. Dun sa video, parang maliit lang siya. Pero in person, malaki. At malapad siya. So, let's try. So, mag-start muna ako dun sa blending brush na fluffy. So, I will use LA Colors Eyeshadow in Nude Shade. So, let's try. Mag-start muna tayo dun sa nude. Let's try this big fluffy blending brush. Good luck na lang sa maliit kong eyelid, diba? Ang napapansin ko sa mga brush nung Antlutz, madali siyang i-blend. Mabilis kumapit yung product dun sa brush. Kasi unlike sa ibang brush talaga ang tigas, parang ang harsh sa skin and hindi smooth yung pag-distribute sa balat. So, ang ganda. So, yan, meron na tayong pinaka-base, yung ating nude. And lagay naman dito sa kabila. So, meron na akong nude. And then, punta tayo doon sa kanyang smaller blending brush, which is this one. Medyo maliit, pero maganda rin, fluffy. Yan, blend lang natin ulit. And then, ilagay na natin yung makintab doon sa middle ng eye. So, meron si Miss Antlutz na tinatawag na smudger brush. Yung makikita niyong mas shorter doon sa concealer brush. Kasi yung concealer brush niya, eto, mas malaki. So, yung smudger brush niya, mas maiksi. Pero same sila na para mapadome shape or pa-tapered shape. So, gamit ako nung sa The Nudes Maybelline New York. Yan. Kukunin ko yung parang rose, parang light gold. We'll see kung maganda siya. Ang kanyang smudger. Guys, medyo matigas. Medyo matigas yung kanyang smudger. Yung natirang product na lang, huwag na kayong kumuha nun ng sobra. Para effect-effect lang yung sa ilalim. So, i-wash ko lang siya ng konti ng wet tissue kasi since wala akong makeup cleaner or brush cleaner para matanggal lang yung product. Then, maglalagay ako dito sa aking outer, lower outer ng aking eyes. So, nilagay ko rin dito yung shape. So, maglagay din ako dito sa aking outer lower. Lower outer corner of your eyes. Next, let's now move on to contour. So, na next ko is yung pang-contour. So, meron si Miss Antlutz na flat angled brush. So, ito yung gagamitin ko as contour. So, guys, pwede rin yung siyang gamitin sa powder or sa blush, pero ito specific for contour. So, let's now try. I will use LA Girl Glue. Yeah, so, this shade, yung brown, yan yung gagamitin ko as contour. So, medyo round kasi yung face ko. So, mas makapal o mas maraming amount ng pang-contour yung nilalagay para maging mapayat yung face. Yung sobra ng product is nilalagay ko na lang sa aking jaw. And dito sa another side. And then dito sa aking forehead. Na pala guys, kapag gusto nyo ding maglagay dito sa inner corner ng inyong eyes ng pa-effect, yung parang pag-glitters, so, pwede nyo rin gawin yun. So, same lang din dapat nung nilagay nyo dito sa eyelid nyo. Para, or mas lighter pa. Pwede rin naman kahit anong glow, mapa-cream or anong white. Basta, kayo nang bahala dyan kung anong type nyo. So, I will use na lang na my index finger. I will use yung all-time favorite, my all-time favorite Hyper Curl Volume Express ng Maybelline. Next naman natin is yung aking powder. So, ilalagay ko yung powder dito lang sa tapered shape brush. Ito, pwede rin to sa blush. Kung gusto nyo.
konti lang dyan kasi medyo ma-oily ako sa area na yan. Next naman natin is yung blush. So, I will use this straight na brush niya. Fluffy din siya. Cute. Perfect for blush. LA Girl Glow. So, ako, ano, ayoko ng super dark, ayoko din ng super light. So, sa middle lang. So, kinocombine ko itong dark na to, na pink, and then yung baby pink na kulay ng blush ng LA Girl Glow. So, light, dark, then light again. Then, smile. And then, yung fun brush na cute na cute. Ang liit-liit, ang cute-cute na fun brush niya. Let's try sa ating ilong. Sa ilong ni Amelia, kakaya ba? Parang maiksi ata yung ilong ko kay Miss Andrews. So, I will use na lang yung kanyang angle brush. Para ma-distribute yung product na sakot sa ilong, yung contour. So, ganyan na lang ang lalagay siya. Ganyan. Para medyo kinang-kinang yung chin and yung muso. Para may pa-effect. And then, syempre, don't forget yung inong taas ng cheekbone. Dapat meron din dyan. Pakinang. Si Amiga niya may pakinang. Sabi ko na lahat, i-clean lang natin yung lahat ng makeup para evenly distribute lahat mo sa face. So, I will use na lang this tapered brush ni Miss Ann Clutch. Clutch? Clutch pala po. So, distribute lang lahat para mag-blend all yung product. Wala pa akong lipstick. Yan! Important, pinaka-important part, which is yung lipstick. So, I will use Nishido Lip Pencil Rosette ang name niya. Ang gagamitin kong lipstick is from Sansan na lipstick, lip gloss. Medyo ano siya, red-orange. So, lalagay ako. Konting-konti lang. Lip gloss. Para mas maganda yung impact ng lips. Dito lang sa gitna. And dito sa taas. So, yun yung aking makeup using all the brushes ni The Ann Clutch Beginner Set Brush. Ang napansin ko lang pala sa kanya is almost complete. Pero ang pinaka hindi lang naging effective sa akin kasi sanay talaga ako na well distributed or well blended yung aking mga conceal, ang aking concealer kapag nanimakeup ako. So yun yung pinaka hindi ko lang nagustuhan dito sa kanyang mga brush. Well, I'm not sure kung sa iba is effective or maganda yung result, pero for me yung kanyang concealer brush yun yung pinaka hindi ko nagustuhan kasi that yung ano, kumbaga hindi well blended niya, hindi distributed yung concealer mismo sa aking under, yung dito sa under ng eye ko. So, yun lang yung napansin ko. So, kaya gumamit ako ng beauty blender. Kasi yung beauty blender talaga is, ito na yung subok ko na nadidistribute yung mabuti yung concealer. So, yun lang yung napansin ko sa brush ni Miss Ann Clutch. So, yun sila lahat. 10 brushes. At nasubukan ko na rin. Sa wakas, for 2 months na tinago ko siya na hindi ko pa siya nireview. So, now, nagkaroon na ako ng chance na ma-review siya. And, almost all of these brushes ay maganda siya. Except nga lang doon sa concealer brush na hindi sa akin maganda yung result or yung naging outcome. Pero, sulit na for a 500 pesos beginner set brush. Lalo na pag umpisa kayo, maganda siya talaga gamitin. I must say na ito talaga yung pinaka brush na nagustuhan ko sa mga brushes na na-encounter ko, na nabinili ko na. Yung pinaka nagustuhan ko sa kanya is yung design na parang nurse na rin talaga, like me. And yung kanyang mga bristles. As in talagang pulido yung mga hair dun sa brush niya. And manapansin lang akong kulang sa kanyang set. So, siguro, ano siya, as a beginner, hindi siya part. Pero para sa akin, para complete na siya, package, is yung lip brush. So, yun lang yung gusto kong maging additional kung sakali mang may 0.2 beginner set brush in his antlers, yung lip brush na
maliit na manipis na gusto kong makita sa kanya. So, that's it. So, thank you for watching and hopefully, nagustuhan niyo yung aking review about Uncluts Beginner Set Brush. So, ingat-ingat lang kayo doon sa mga pagwa-wash kasi very sensitive siya. So, i-wash nyo siya ng pabaligtad para hindi kumalat yung water dito sa kanyang handle kasi yung handle niya lang po is wood. So, possible na mamagay yung kahoy. So, lahat naman ng bagay kapag hindi iningatan is masisira talaga. So, thank you for watching and see you on my next video. Don't forget to subscribe on my channel. It's Jaylee Abad. Para magkita-kita ulit tayo sa next video ko. And yung sa aking FB page, it's Jaylee Abad. So, actually, bago pa lang yung page ko. And my Instagram and Twitter, it's @abadjulie88. So, see you on my next video. Salamat sa panonood, mga amiga. Bye! You tell me back and I feel no, there's no me shy.